Hello, hello mga kumarates! It's me again, Mami Loy. Umorder nga pala ako nito sa Shopee at ito nga ay bagong lagayan namin ng Tubalan. Alam nyo ba, nung nagpiyesta nga ng bayan ng San Pablo, nakakita nga ako ng ganito. Sobrang gustong gusto ko nga bumili noon, yun nga lang ay ang pagbibit-bit. Nung tinanong ko nga dun sa nagbebenta ay 350 nga pala to. Yan naman, imbis nga na bumili nga ako nung piyesta ng bayan ay humanap na nga lang ako nito sa Shopee. 339 ko nga lang pala to nabili at kasama na ang shipping doon. Maganda nga pala to dahil meron na nga siyang takip at meron na nga rin palang gulong. Ito talaga yung masasabi mong pang matagalan na lagayan ng ating maruruming damit. Kahit nga mabasa ito sa loob ng CR ay okay lang. At yung lagayan nga namin ng maduduming damit ay medyo maliit. Kaya pagka doon nga kami naglalagay ng damit ay 2 araw pa nga lang ay puno na. Sobrang nagustuhan ko nga talaga ito dahil napakalaki nga niya. Ang gandahan nga lang din talaga dito ay meron na nga siyang takip at meron gulong. Kaya naman alam nyo na, ililink ko na lang sa comment section. At ayan, kagigising nga lang pala namin mag-ina at yung aking asawa nga ay tulog pa. Ang sabi ko nga dito sa aking anak ay magtimpla na siya ng kape at idamay na nga ako. At ayan, maglalaban na nga tayo dito sa ating automatic na washing char. Sadya namang napakasarap i-flex nito dahil nga sa tagal ng panahon ay talaga naman ngayon nga lang ako nakahayahin ng paglalaba. Buti na nga lang din talaga at nabilhan ko nga ito ng cover dahil nga itong loob ng CR namin ay yung taas nga ay medyo bukas. Kaya pag humahangin nga ay yung mga alikabok nga sa labas ay napasok nga dito sa loob. Para sa akin nga mga kumarites, ang pinaka-disadvantage lang dito sa akin ay medyo matakaw nga ito sa sabon. Kung dati-rati nga sa manual ay 2 sabon ay okay na. Pero dito nga ay kada salang mo ay kailangan natin maglagay ng sabon. At ang pinaka-advantage naman ito sa akin ay hindi na nga ako mahihirapan at hindi na nga rin mapapasma ang aking kamay at paa. Dahil nga minsan kahit galing nga ako panggabi ay pagkakaawas ay diretso na nga ako sa paglalaba. Wala na nga rin ako minsan pakailan mabasaman yung aking paa. Pero dahil nga sabi ng matatanda, kapag kaumidad ka nga ay dun nga lang sisingil ang katigasan ng ating ulo. At totoo nga talaga yung sabi nila na kapag kaumidad ka ng 30 ay dun mo nga mararamdaman lahat ng sakit sa katawan. Kaya naman kung mapapansin nyo nga ay puro varicose na nga rin itong aking mga paa. Dahil nga nasanay na nga rin tayo sa trabaho na lagi nakatayo. At alam ko nga na pagdating ko nga ng 50 siguro ay tsaka ito maniningil sa akin. Kaya naman kahit papano nga ay napakalaking tulong nga itong ating automatic na washing. At ayan, maglalaba nga pala ako ng mga ilang damit namin at saka maglalaban na rin ako ng mga tuwalya. At ang isusunod ko naman ay yung aming mga kumot dahil nga medyo mabigat yun at nakaraan nga hindi ko nga yun nalabhan. Ang sabi ko kasi ay aantayin ko na nga lang yung washing na dumating para hindi na ako mapagod maglaba. Dahil yung mga kumot nga namin ay pagka nga nilabhan ay mabigat. Kaya minsan nga pag inaanlawan ko ngayon ay hindi ko na nga pinipiga, sinasawsaw ko lang sa tubig. Naglikom na nga rin pala ako ng mga tuyon damit sa labas at tiningnan ko nga itong aking ilong dahil nga masakit. Siguro nga ay tatangos na, char. At lumabas nga ako dito at nandito nga ang mga bata, nagbabike. At ayan, sabi ko nga sa kanila ay maganda talaga sa umaga nagbabike, hindi sa hapon. At itong si Kuya Nash nga ay hindi maalam magbike dati. Sa magpipinsan nga ay siya na nga lang ang hindi maalam. Kaya naman binilhan na nga ni Kuya ng bike at ayan nga ay pa-birthday na daw sa kanya. Mga ilang araw pa nga lang niya nag-aaral, ngayon nga ay maalam na at mabilis ngang matuto. Kaya sa hapon paglilom, silang tatlo ni na Kurt ay nandito nga sa labas at nagbabike. At ayan, tumunog na nga yung ating washing at tapos na nga itong ating first batch ng ating nilabhan. Aga-aga nga dito sa bahay ay tugtugan na naman ang maririnig nyo. Dahil itong si Kuya nga ay naglalaklak na naman. Asahan nyo na pag nag-inom yan ay hanggang hapon na nga yan at minsan ay hanggang gabi pa. Buti na nga lang at hindi nga ako panggabi, kung hindi ay hindi na naman ako makakatulog. At ayan, pagkatapos ko nga magsampay at ito naman ang ating tututukan. Hay nyos ko, napakarami na naman natin tikloping dami. Pero kakaunti pa nga yan at yung iba nga ay natiklop ko na nung nakaraan. At habang umiikot naman yung aming mga kumot ay naligo na nga rin ako. Dahil mamaya ay pagkatapos ko maglaba ay magpaplansya naman ako ng damit. Para mamaya nga sumapit man ang gabi ay hindi na nga ako magpaplansya, hihiga na lang tayo. At ayan, ito nga pala yung aming mga kumot na mabibigat pag nilabhan. Dati talaga pag inaanlawan ko to ay talaga namang hilot pati balakang. Napakabigat nga nito pagka nabasa ng tubig. Pero pag na-dryer naman ay napakagaan. Isasampay ko na nga to para mamaya ay matuyo na rin para magamit na rin namin mamayang gabi. Ang bango-bango nga niya at amoy na amoy nga yung del na nilagay ko. At meron nga dito si Mother na malalaking hanger kaya naman ito yung ginamit ko. At tinatanong nga ni Mudra kung masakit pa daw yung aking ilong. Kaya naman kumuha nga siya sa loob ng ginger oil at nilagay niya nga sa ilong ko para mawala daw ang paga. Hindi ko nga rin baga alam kung bakit sumasakit itong aking ilong. Wala namang sugat at wala rin naman tumutubong tagayawa. Pag sumasakit nga ay pati ulo ko nga ay sumasakit din. Hay nako, talaga namang umiedad na tayo at marami na nga tayong nararamdaman sa katawan. At kung hinahanap niyo nga yung aking asawa ay naaandi nila ang sa bahay at naglalaklak din. Ay nako, pagka si Kuya ay wala namang magawa. Agang-aga nga ay kagigising nga lang, ay alak na naman ang kaharap. Talaga namang mapapasalita ka na lang ng baby kalbo.
yun, ma. Ang sabi ko nga sa kanya ay habang nagiinom siya ay magluto siya ng ulam. At ayan nga yung pinaluto ko sa kanya dahil nga kapag rest day nga lang kami nakakatikim ng may sabaw. Dahil nga minsan kahit nauunang umuwas yung aking asawa ay minsan ay pagod na rin sa trabaho kaya hindi na rin makapagluto ng ulam. At nung naluto na nga yung ulam ay sinabi ko nga dito sa aking anak na kumuha nga ng soft drinks kay mother. Dahil masarap gang pampadighay. Tanghali na nga ito, sabi ko nga sa aking anak ay kumain na nga kaming dalawa. Gumawa nga pala ako ng sausawan namin na patis na may kalamansi. Nagtatanong nga kung bakit walang sili yung aming sausawan kaya sabi ko sa kanya ay lumabas nga siya at kumuha sa kapitbahay. Dahil kung maitatanong nyo nga itong aking anak nga ay parang aking asawa, mahilig din sa maanghang. Lahat nga ng may sausawan ay gusto nga ay may sili. At pagkatapos naman namin kumain yan ay nagtiklop na nga rin ako ng damit. Doon na nga pala ako sa kwarto nagtiklop at doon na nga rin ako nagplancha. At pagkatapos ko nga magplancha ay nahiga na nga ako at dahil nga sumasakit nga itong aking ilong. Gustong gusto ko nga matulog pero hindi nga ako makatulog dahil nga ang ingay dito sa labas. Kaya naman pumikit na nga lang ako at si Kuya Arvin nga yung kumakanta. Napakaganda talaga ng boses. At umihinga lang ako saglit pagbalik ko nga ay nakahiga na rin itong aking asawa. Diyos ko, isang oras pa nga lang ata nakakatulog ay pinasok na nga ni Kuya dito sa kwarto at ginising na naman. At ayan, may dumating nga magbabalot kaya nagpabili nga lang ako ng isang balot dahil ang tagal ko na nga hindi nakakatikim. Pagkatapos naman yan ay nakakita nga ako ng yelo sa rep at nagtimpla nga ako nitong ice coffee. Dalawa na talaga yung tinimpla ko dahil alam na alam ko na makikihati nga dito ang aking anak. Dahil saan pa ba magmamana sa kahiligan ng kape kundi sa akin laang din. Nilagyan ko na nga rin itong istro na babasagin, di ba Anshala? Wag na wag lang mababagsak yung ating istro dahil yung isa ko nga ay nabagsak at ayun basag. At itong aking anak naman ay penoy nga yung kanyang pinabili. Hindi naman kasi yan kumakain ng balot kundi sa bawl lang. Ayaw daw niya kasi nung may sisiw dahil nadidiri daw siya. At pagkatapos namin kumain ng balot ay lumabas naman kami. At makikipagmaritisan nga ako dito sa cute na si Sayrin. Ang sabi ko nga sa kanya ay maghay nga sa inyo kaya naman ayan game na game. Ay kita nyo naman at napaka-cute. Talaga naman napakasarap ang gigilan parang kailan lang ay baby pa to. Ngayon nga ay napakakulit na rin. Ay talaga namang tuwan-tuwa nga sa kanyang sarili at nakikita nga sa camera. Dito talaga sa amin mga kumarites kapag ganitong hapon na ay saka naman nalabas sa mga bata. Dahil malilom na nga niyan at ito nga lang yung pagkakataon para makapaglaro sila. Dahil dito nga sa amin kapag tanghali nga ay napakasanting ng init. Kaya sa tanghali nga ay hindi nga sila makalabas, nasa loob lang sila ng bahay. At syempre pagka ganitong hapon nga ay dito nga rin masarap tumambay sa labas. Ganito lang tuwing hapon, chika-chika lang, ganun. Pero minsan nga lang din ako mapalabas ng bahay, ngayon nga lang ulit. Dahil minsan nga sa sobrang daming gawain sa bahay ay hindi na nga ako makalabas. At dahil laking tulong nga ng ating automatic na washing, kaya naman ayan si Kumarites nyo, nasa labas na. O diba, marami na tayong time para makapagmaritisan, Charis. Dahil naku, nung wala pa nga tayong automatic na washing, eh talaga naman sa gawain bahay lang nauubos ang ating oras. Dahil pagkatapos nga ng gawain bahay, ay nahihiga na nga lang ako. At hindi na nga ako nakakatambay ng ganito ulit. Dahil minsan kapag napatambay ka na nga, ay wala ka na nga magagawa. Ay napakabilis pa man din ng oras. O diba, hapon at ginabi na nga tayo dito sa labas. At itong si Serene nga ay hawak na nga ang kamay ng papa at mama niya. Ang ibig sabihin nga lang daw niya na ay nagyayakag ng pauwi. Alam din naman na gabi na eh. Kaya naman pumasok na nga rin kami at pagkapasok ko nga dito sa bahay, ibinigyan niya ako ni Mudra ng ulam. Sinaing nagalunggong nga daw to at kain pa nga daw patitinik. Gustong-gusto nga ito ng aking asawa kaya ititira ko na lang yan sa kanya. O siya, hanggang dito na lang mga kumarites. Thank you for watching. Till next video. Bye!